ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa pinahandok niya sa din. Tayo'y magbigay gana sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay ina ko niya't inirang, kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa pinangandok niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Juan Crisostomo, isang obispo at pantas ng simbahan. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo'y ang mga bagay nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya
at mahahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat mang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Pangangalan niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-imbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Nung una, ang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namumuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakbil ninyo ang lahat ng ito. Galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang manggagawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay, pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay, pinauunlakan. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakilang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway talastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit, saba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Saba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Saba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Saba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri, pasasalamat para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Pwede ho ba sabihin niyo po sa katabi ninyo, "God bless you." Diba? Ang sarap mo nung ganun, ano? Sana nga ganyan yung ating batian, naiisip, at sinasabi ng madalas. Hindi nyo kaano-ano ako kakilala siguro yung sinabihan ninyo, pero malay ninyo, yun ang magpapagaan sa katabi ninyo. Yun ang hinihintay marinig ng katabi ninyo. At yun ang hinihinging marinig ng katabi ninyo. Kaya alam nyo, mag-iingat tayo sa mga binibitawan nating salita. May kapangyarihan ng salita. The power of words. Na ang bawat salita can make or break your day. Diba? Kaya minsan nga eh, kahit pangit ang simula ng araw mo, tapos pagdating ng tanghali, may nakasalubong ka, may nag-message sa iyo, may tumawag sa iyo, at may sinabing napakaganda. Parang biglang nawala yung problema mo. Salita lang yan. Pero huwag mong ipagdadamot yan. Kaya anumang maganda, mabuti, at totoong kaya mong sabihin, huwag mo nang ipagdamot. At kung anuman ang maganda, mabuti, at totoong pwede mong sabihin, ibigay mo. Huwag kang mahiya. Malaking bagay yon. Kaya nga, pag tayo lumalabas ng bahay, ihahanda mo ang sarili mo. Kasi pag humarap ka sa mga tao, paglabas mo ng bahay, haharapin mo hindi lang yung mga taong tuwang-tuwa sa'yo, gustong-gusto ka at naniniwala ka o sa'yo. Whether you like it or not, haharapin mo pati yung mga taong ayaw na ayaw sa'yo. Walang katiwa-tiwala sa'yo. Alam niyo kung saan magkakatalo-talo? Disposition. Kung paano mo hinaharap, tinatanggap, yung mga mabubuti, tama, totoong sinasabi, at ang mga pawang kasinungalingan at paninira lamang. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang nating kapistahan ni San Juan Crisostomo,
St. John Chrysostom. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kanyang apelido? Siya ay isang pantas, obispo ng simbahan. Ang ibig sabihin ng kanyang apelido, Chrysostomo o Chrysostom, golden-mouthed, gininto ang bibig. Bakit? Sapagkat si San Juan Chrysostomo, napakagaling niyang mangaral. He is a great preacher. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, ipinagtanggol niya ang mahihirap. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, tinuruan niya ang mga kaparian noon. Magaling siyang magsalita. Pero ang katotohanan ng buhay, hindi lahat natutuwa sa ating mga sinasabi. Totoo yan. Kahit sa loob ng bahay, kahit sa trabaho, kahit sa komunidad ninyo, maniwala ka't maniwala na lang, you cannot please everyone. Pag nagbubuka ang bibig mo, pag nagsasalita ka, hindi naman lahat natutuwa eh. Hindi naman lahat naniniwala. Hindi naman lahat tumatanggap ng lahat ng sinasabi mo. Pero hindi mo dapat iasa. Hindi mo dapat ibatay ang ikapapayapa mo, ang ikaliligaya mo. Kasi kung minsan kawawa rin tayo, ayaw mo na magsalita kasi natatakot ka. Baka hindi sila maniwala, baka siraan ka nila. Pero paano yung mga mabuti at totoo mong kayang sabihin? Kung lagi mong iisipin at kung lagi mong iaasa sa iba ang ikaliligaya at ikapapayapa ng buhay mo. Ano ang sabi nating ebanghelyo? Mapalad kayong mga dukha ngayon. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon. Parang kung sa panahon natin, Father, madaling sabihin, pero mahirap paniwalaan yan. Masarap mapakinggan, pero mahirap paniwalaan. Lalo na kung matagal ka nang naghihirap, kung matagal ka nang maraming hinahana, hinahangad, na hindi mo pa rin nakukuha, anong masaya dun, Father? Pero lagi nating tatandaan, ang kaligayahan, hindi laging nakabatay sa sitwasyon at kondisyon ng buhay, kundi nasa disposisyon sa buhay. Ang kaligayahan, hindi laging nakabatay sa kondisyon at sitwasyon ng buhay, kundi nasa disposisyon sa buhay. Kung ang kinaliligaya mo ay yung magkaroon ka rin ng kasing dami ng pera ng iba, kung ang ikaliligaya mo ay magkaroon ka rin ng kasing mahal na mga gamit ang meron ng iba, kung ang ikaliligaya mo ay makapunta ka rin sa lahat ng pinupuntahan ng iba, maghintay ka. If you will wait for happiness, you will wait forever. But if you will choose to become happy now, you will become happy forever. Sabi nga, happiness is not about getting all you want, but enjoying all you have. Happiness is not about getting all you want, but enjoying all you have. Baka naman nasa harap mo na, kasama mo na, at kasama mo pa ang tunay na kaligayahan ng iyong buhay. Huwag mong sayangin. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa? Kapag natutunan mo nang makilala ang Panginoon, kapag pinili mo nang kalimutan ang kasalanan mo kahapon, kapag tinalikuran mo na ang isang mali at masamang buhay, at sinimulan mo nang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, dapat ang pag-iisip mo hindi na makamundo at hindi lang pangmundo, kundi makalangit. Lagi ko sinasabi, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ng Poong Nazareno para sa iyo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, walang masama, hindi masama, na humingi tayo sa Panginoon
ng mga biyayang hinahangad natin. Pero huwag nating kalilimutan, higit pa sa kayang ibigay ng mundo, higit pa sa kayang gawin ng ibang tao sa iyo, ang tunay na kaligayahan at kayamanan mo ay nakasalalay pa rin sa buhay na gagawin sa iyo ng Panginoon. Ang kaligayahan ay hindi laging batay sa sitwasyon at kondisyon ng buhay, kundi sa disposisyon sa buhay. Araw-araw, huwag mong ipagdamot, huwag kang matakot, ibigay ang kayamanang ibinigay ng Diyos sa iyo, ang kabutihan mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang Kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso at sabihin, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian ang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan ng ating pamilya. Gayon din ipagdasal natin ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa may sakit, ang mga kapatid nating bilanggo, ang kanilang mga pamilyang malayo sa kanila ngayon, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagbigay, pakinggan mo po ang aming mga hinaing, naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Bunga ng aming
tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin, yayamang sa kaniyang tagubilin, inialay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Crisostomo, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligayahan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sila'y magagalak.
ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Una tayo po ay natutuwa tuwing makakasama natin, makipag-concelebrate na si Father Frank, ang isa sa mga pinaka-banal na pariho dito sa Quiapo, kahit na siya ay merong edad at merong mga iniinda rin karamdaman, hindi siya nawawalan ng tunay na kayamanan sa kanyang puso bilang pari ang makapagmisa. Ipagdasal natin ang kalusugan pa rin at ang kaligayahan ni Father Frank. Thank you, Father. Palakpakan natin si Father Frank na tuwing siya ay nakikimisa, makikiconcelebrate kasama natin si Father. At mga kapatid, nagpapasalamat din po ang simbahan ng Quiapo sa inyo pong walang sawang pagsisimba at pagbibigay ng tulong para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Kahit po sa mga nasa online at kayong nandito, yung pong financial na tulong sa ating parish office lamang ibibigay. At yung pong mga in-kind donations doon po sa Benedict Building, yung mga bigas, dilata, noodles, kape, tubig at sabon, yan po'y binibigay natin hindi lang sa oras ng kalamidad, kundi sa bawat pagkakataong binibigay sa atin upang makapaglingkod sa mga higit pang nangangailangan ng mga kapatid natin. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng mabuting gawain na ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.